Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Otoboy Son. So, ilang araw din guys hindi tayo nakapag-post ng ano or nakapag-upload sa YouTube at nakapag-post sa FB dahil sa may ginagawa tayong top overhaul na GMC. So, ito guys yung ano tinatap overhaul natin na GMC at saka transmission din na overhaul din yung transmission. So hindi natin na videohan dahil laging nakatutok yung manager sa akin, binabalik-balikan ako. So kaya yung wala tayong video na ano guys dahil sa tuwing gumagawa na ako pinapanood niya ako yung makina top overhaul tapos yung transmission tapos mayroon din tayong ginawa doon sa may steering, mayroon tayong ginawa sa rack and pinion. Nagpalit tayo ng bushing tsaka tie rod in. Sa steering naman nagpalit tayo ng hoses tapos sa radiator. So marami tayong ginawa guys na hindi ko na kuhanan ng video dahil itong sasakyan na to sa kaibigan kasi to ni boss. So talagang ang gusto ni boss tsaka yung manager ay nakatutok at kailangan matapos ng maaga. So maraming ginawa dito guys. So ngayon lang guys na tapos to. So ngayon lang din natin na videohan itong GMC Yukon XL na to. So ito guys, so far so good naman. So yung ano dito guys, yung oil pressure ito dito kaliwa, okay naman yung pressure na. Dati bagsak yan guys dahil dun sa o-ring lusot na, naglo-low pressure na. So bagsak siya ngayon, okay na. Tapos yung RPM dati tumataas, baba yan. So okay na kasi nalinis na natin yung injector at saka yung throttle body. So itong throttle body ay RPM, throttle body at saka injector lang guys yung pinerform natin dyan. Dito yung oil o-ring nya, ito dito ang pinalitan natin. So binaba natin yung engine oil pan tsaka nagpalit tayo ng o-ring ng pump. Tapos dito hindi naman siya nag-overheat, ito hindi siya nag-overheat. Okay naman yung ano nyo guys. So yun lang guys yung may sishare ko. So far so good. Walang check engine. So makikita nyo walang check engine dyan guys. Tapos yung RPM stable na, hindi na siya gumagalaw, tataas tapos bababa. Tapos yung pressure ng oil okay na rin. So yun lang guys yung ano natin ngayon, may sishare sa inyo. Dahil yung mga nakarang araw guys sobrang dami kasi nung ginawa dito sa sakyan na to sa kaibigan to ni boss, kaya minamadali ko rin, hindi ko ma-videohan dahil pasulpot-sulpot yung punta ni boss minsan yung manager dahil siguro tumatawag, nagtatanong sa kanila yung may-ari nito, kaya hindi natin na ano. So ngayon guys, inoobserbara natin kung may overheating. So dito, titingnan natin dyan sa coolant temperature kung may overheating. Tapos itong oil pressure kung bumabagsak ba. At saka yung RPM kung gumagalaw, nag-erratic ba. So yan yung ano natin. Sinicheck ngayon, inoobserve natin. Kaya pinander natin to guys. So yun lang guys yung ano, this is Otoboy Son once again. So mapapanood nyo rin ako guys sa UB Quarks TV, sa FB page ko.
So sundan nyo lang guys yung mga video doon guys, may mga matutunan kayo doon guys. So maraming salamat sa pakikinig, panonood. Naway may nakuha kayong kaalaman guys at idea dito guys sa top overhaul natin guys. So agis yun ito guys kung bakit tinatop overhaul natin, dahil doon sa unang video ko is damage yung camshaft, yung cam lobe nya damage, kaya tinatop overhaul natin to, pinalitan natin ng camshaft at saka yung mga hydraulic tapit na rin, yung roller type tapit nya, kasi sira na rin yung mga roller. So ito yung sasakyan na to guys. So maraming salamat sa susunod guys. So huwag niyong kalimutan guys, paki-like, share, subscribe my YouTube channel at saka paki-follow na rin guys. Saka like, share yung FB page ko, Yubik Works TV. Make.